Eh, ngayon pa lang, tumutulong na itong mamang to. Eh, hindi naman tumitigil lang pagtulong ng PVD. Eh. Di ba? Ang People's Volunteers against illegal drugs. Ito na maging boses ng dalawang tong tama ka. Niya, na para marinig ng Pangulong Marcos yung mga kahilingan. Eh, importante na meron talaga tayong totoong boses na nakikinig sa atin. Kuya Danny, Onin, at sa ating Euro TV team. Of course, sa ating kasama rito si Kajun. And gusto kong batiin yung ating mga PBAIT advocates sa lahat ng kapuluan, no? Lalo-lalo na yung bumoto sa akin. At kaya lang, hindi tayo pinalad. Kulang sira, no? Okay lang yan. Nako, speaking of, kasi ang PBAIT, alam naman natin ang advokasya ni Colonel Rodrigo Bonifacio ay talagang labanan ng droga. At the same time, itong mga pagtapos ng Pangulong Rodrigo Roa, may mga malalaki kagad nagkaroon ng mga pag-raid ng mga PDEA na bulto-bulto na naman ng mga drugs, yung mga shabu, di ba? At may mga nagsasabi na dapat daw ituloy ng Pangulong Marcos yung drug on war, di ba? Mm-hmm. Tingin mo ba sir, dapat ituloy o magiging madugunan naman ba ulit ang laban natin dito? Well, yung kasing coin word ng yung coin phrase ng war on drugs, ang connotation kasi niyan ay nakadikit doon sa drug supply reduction. Tama po. No, pero dapat siguro intindihin ng ating mga kababayan na ang ating pamahalaan ay hindi dapat tumigil sa kampanya laban sa paglaganap ng droga sa ating lipunan. Dalawang klase ng estratehiya ang ginagamit ng ating pamahalaan diyan. Yung binanggit ko kanina, yung drug supply reduction, na kung saan nakatuon yung ating law enforcement. Pero this time, umaasa tayo na sa panunungkulan ng ating bagong Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ay kanyang iuusad ang pangalawang estratehiya. Pagsasabayin niya na ngayon yan. In fact, nung nakaraang September, no, last year, na kung saan ay nagkaroon kami ng graduation ng mga DAPO, Drug Abuse Prevention Officer, sa PBAIT National Academy, ay kanyang binigyan diin ang kahalagahan ng Drug Demand Reduction Program na kung saan nandoon ang ating community, nandoon ang ating mga eskwalahan at ang mga different workplaces. Kasama na ang mga kapatid natin sa media. So, sa bagong administrasyon, mukhang makukumpleto na, sir, yung ating kampanya laban sa illegal droga. Kompleto na siya. Yan ang nakikita ko. At this time siguro, since tayo naman ay malapit din sa kanya, aking bibigyan diin yung karagdagang pillars. Ayun. No? Yung third, fourth, and fifth pillars. Kasi doon sa takbo ng National Anti-Drug Campaign Program, dalawang mahalagang estratehiya lang ang binibigyan diin doon. Yung drug supply reduction at saka drug demand reduction. Pero naiwan pa. Opo. So kailangan dagdagan natin ng social development program. Ayun. Nandun yung livelihood eh. Mm-hmm. Yung kaninang pinag-uusapan natin na problema ng transportasyon. Tama po. Nakalinya doon. Mm-hmm. Yung ating civic awareness and response, itong mga kapatid natin sa media, yung public image, dapat bigyan din ng diin yun. At syempre, yung mga collaboration and alliances of the different organizations. Ayun. Bakit po hindi na bigyan lahat ng katuparan niya nito nakarang, nito mapalis na administration? Saan nagkulang? Saan po kayo nagkulang? Or talaga bang medyo matagal pa talaga ang kampanya doon po sa mga naunang binanggit niyong strategiya? Kasamang Onin, alam mo, no, nung manungkulan ang magsimula ang Pangulong Duterte, talaga namang hindi lingid sa ating mga kababayan na ang problema ng bansa pagdating sa droga ay talagang napakalala. Yeah, oh. No? Yung report na 1.2 million eh, naging 4 million yun. So, yung kanyang expectation na 6 na buwan tatapusin niya, hindi natupad yun. Kaya nga nagpatuloy yung kampanya natin sa laban sa droga, nakalinya sa drug supply reduction, which is criminal and punishment, na pag-iwanan itong drug demand reduction program. Napag-iwanan yan. Kaya nga sabi ko, this time, since nakausad na naman ang Pangulong Duterte doon sa kanyang kampanya ngayon, I think marapat lamang na iduktong na natin itong drug demand reduction approach. So sa tingin mo, sir, ilang porsyento na ang itinaas ulit ng... kasi, di ba, may mga nahuhuli. Kung bulto-bulto, may nahuhuli mga droga. Ibig sabihin, ganun din kadami yung mga gumagamit. Mataas kaya ang itinaas ng... alam mo na, di ba? Mga... Hindi tumitigil eh. Dire-diretso lang. Tama yung observation mo, Kuya Danny, no? Araw, halos araw-araw may nahuhuli. Okay. Doon sa mga nahuhuli, ang tanong doon, ilan ang nababago mo?
Kasi may programa tayo sa drug demand reduction. Lalong-lalo na doon sa plea bargaining program, no? Yung Balay Silangan, na kung saan binibigyan natin ng pagkakataon yung mga gumagamit para magbalik loob sa ating pamahalaan, no? At meron tayong mga programa diyan, yung Balay Silangan na yan, ang katuparan niyan ay ilalagay natin sila sa drug rehabilitation program. At doon sa drug rehabilitation program, ipapasok natin yung ikatlong haligi ng People's Volunteer Against Illegal Drugs. Yung social development program na kung saan nandun yung livelihood, youth leadership training, sports development, and all other anti-poverty program. Mukhang marami Colonel Bonifacio, sa paparating na bagong administrasyon, palagay po ba ninyo talagang magtutuloy-tuloy yung gawain yan at with you at the helm of this campaign? Well, umaasa kami, no? Lalong-lalo na nagsilbi ako sa Pangulo. Simula pa lang nung, yung bagong Pangulo natin ngayon, yes, simula pa lang ng kampanya, nandun na ako sa headquarters niya, no? Lahat, maski nung nagkakaroon ng lockdown, no? Sinara yung headquarters, ako taong bahay dahil hawak ko yung security ng building, eh. Yeah. Okay? So nakikita ko kung kaya pala sa paggabi, meron palang tao lagi doon. May tao doon. Oo. Minaman namin yung 24/7 hanggang ngayon. Tuloy-tuloy yung serbisyong ibinibigay natin. At ako naman, no, hindi lang sa aking capacity as a chairman ng People's Volunteer Against Illegal Drugs. Mm-hmm. In my personal capacity, no, as his avid fan and supporter, talagang hindi ako bibitaw. Pero sa tingin mo, sir, saan kayo pwede pumasok dito? Para kasi paulit-ulit na lang yan, eh. Mayroong bagong pangulo, tutugunan, pero ningas kugun lang, after niyan, babalik na naman. Sa tingin mo, saan ba dapat talaga sundutin yung problema na yan para talagang tuluyan na, na maging, kasi ibang barangay nagdi-declare, so ano daw sila, drug free sila, pero may mga datos naman din sila ng mga gumagamit at mga nagbebenta. Kasi paano natin masasabi na drug free talaga tayo rito? Well, nakikita mo ngayon, Kuya Danny, no? Yung pagbalangkas ng darating nating Pangulo doon sa kanyang mga gabinete, nakikita ko yung importansya ng mga iuupo niyang mga gabinete. Binanggit ko doon yung tatlong mahalagang kliyente natin, yung community, yung DILG, no? Dahil nandun ang problema natin. Yung ating school, no? Community, na kung saan darating dyan yung ating incoming vice president, no? Siya nga mismo ang mangangalaga sa DepEd. At yung DOLE, napaka-importante niyan. Yung mga tatlong ahensya na yan, sila ang babalangkas ng programa natin sa drug demand reduction program na kung saan nakaligtaan mismo nung nakaraang administrasyon. This time, dapat pagsabayin mo na yun, eh. Yung supply reduction tsaka demand reduction. Alright, nako. At yan po ang inaasahan ng marami natin mga kabayan na sana matigil na talaga itong usapin ukol sa illegal na droga. Pero at this point in time na talagang medyo ang kampanya ng ating pamahalaan ay hindi lang po sa demand, kundi hindi lang sa supply, kundi sa demand, mabawasan, eh matulungan din naman itong ating mga kababayan na nalulong dito sa pinagbabawal na gamot. At this point in time, talagang masigasig din ang ating pamahalaan. Noong una, parang binanatan sila ng gusto rito, eh. Dahil sa hindi naging magandang larawan ng Pilipinas sa kabuuan dahil dito sa kampanya ukol sa illegal na droga. But at this point, talagang gagawin pa rin ng ating gobyerno ang lahat ng paraan para talaga masawata yung problema yan. Pero sir, ano aasahan natin sa Pangulong Marcos pagdating sa... Kasi parang nakita ko doon sa gabinete niya, parang hindi masyado kasama yung preparation. Parang ang kalilang focus niyan, yung economic... di ba? Kasi yes, hindi lang kalilang nabibigyan ng attention. At sa tingin mo, paano natin... kasi kung hindi kasama sa priority yung drugs issue na yan, eh ba habang lumalaki yung ekonomiya, diba dami naman yung mga drug pusher tsaka user natin dito, magiging sakit din ang lipunan. Well, talaga ko mali yung notion na yun, Kuya Danny, no? Dahil makikita mo, binibigyan diin ngayon ng ating darating na pagulo yung ating economic agenda, no? Parte ng economic agenda yung suliranin natin sa droga. Okay? Kung makikita mo, halos karamihan ng mga na nalululong dyan. Ang problema, ekonomiya. Yung paano magsusurvive yung kanilang pamilya. Hindi lang yun, no? Siyempre, yung problemang pampamilya, nakasama na yun doon, yung values. At yan ay nakatuon doon sa edukasyon. Ang education is parte rin ng ating economic drive.
No? Kasi sasanayin mo dyan, yung huhubugin natin dyan yung mga bata eh. Kung paano maging mabuting mamamayan pagdating ng araw. Ayun. Kaya tingin ko, walang ano, walang hindi tayo maisasantabi dito. Mm-hmm. Kasama pa rin tayo doon sa kanyang drive na yon. Although, hindi mo lang siya makikita. Eh, kasi, but mararamdaman natin ito. Mararamdaman, ayun. Ay, issue rin yan sa mga drivers. Di ba? Ayun na nga. That's right. Hindi kasi, sabi nga ni Colonel, talagang lahat yan masusolusyonan. Yung problema natin sa illegal na droga, lahat yan parte ng pagbuhay at pangangampanya ukol sa larangan ng ekonomiya. Hindi kaya magiging katulad ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte yung magiging forma ng Pangulong Marcos na yung may namamatay, gano'n sa tingin mo? Wala na akong nararamdaman ganun ngayon. No? Kung sakali man merong mga body counts yan, ay talagang makikita nating talagang trabaho ng kapulisan natin yon, trabaho ng ating PDEA, base sa mandato nila ng drug supply reduction. Yun yun. Talagang trabaho nila yan. But of course, meron naman tayong mga pamantayan, meron tayong batas na kung saan, kung paano mo i-handle yung isang drug trafficker. Ang problema ng ating bansa, no, dapat siguro bigyan tuon ng ating pamahalaan yung problema ng drug addiction. Okay? Diyan natin makikita, nasan ba yung drug addiction? Ang drug addiction, nasa drug demand reduction. Nasaan ang problema ng drug trafficking? Nasaan ang problema ng mga drug protectors? Nandun sa drug supply reduction. Alright. Ayun, ay talagang ano, problema pa rin 'yan kaya orin, talagang pero kung baga problema na at this point, eh talagang magiging magaang pagdating ng panahon dahil sa unti-unti nang nilulunasan ng ating pamahalaan. Of course, si Colonel Bonifacio inaasahan din natin diyan sapagkat magiging katuwang ng Pangulong Marcos. At talagang umaasa tayo na sa pagdaan ng mga araw, talagang unti-unti makikita ba natin yung kampanya na nagtatagumpay. Ayun, eh so siguro Colonel, yung bang PDEA, dapat ba nating i-revise? Kasi parang malakas naman din talaga yung ating PDEA. Pero parang recycle lang din eh. Manguhuli, after a month, tahimik, tapos biglang meron naman bulto-bulto. San sila, ang intelligence ba nila, matalagang nag-epektibo ba o dapat mong revisahin natin ang PDEA? Well, personally, no, sa pananaw ng People's Volunteer Against Illegal Drugs, I think it's about time na gumawa tayo ng oversight dun sa ating Republic Act 9165, no? Particular yung ating Section 87 na kung saan binibigyan ng mandato o kapangyarihan ang Philippine Drug Enforcement Agency na mag-enforce ng batas, no? Kung susuriin natin yung takbo ng ating operasyon dito sa National Anti-Drug Campaign Program, talagang normal na magkakaroon ng away sa pagitan ng mga iba't ibang mga sangay ng pamahalaan na nag-i-enforce ng special law na ito. Nangyayari okay? Nangyayari na yan. sa Commonwealth. At nakasuhan na nga. Nagkasuhan pa sila ngayon, di ba? At posibleng mangyari pa uli. Kaya nga, para sa pananaw ng PBAID, no, ng People's Volunteer Against Illegal Drugs, dapat lang na revisahin natin yung batas na ito. No? Kung gagayahin natin yung model ng U.S. Drug Enforcement Agency, yung USDEA bumubuo ng trabaho. Okay? Pagkabuo ng trabaho, ipinakakain yan doon sa state police. So walang friction, walang banggaan, walang dugong mangyayari dito. No? Kaya nga sabi ko, ito yung panawagan ko sa ating mga saliga, sa ating mga mambabatas, yung mga bagong mambabatas ngayon. I think bigyan nila ng pansin yung provision na binanggit ko, no? Na dahil kung titingnan natin, no? Babalikan natin yung ating saligang batas, no? Kasi yung pag-enforce special law, particularly kung merong penal law provision niyan, ay nakasalalay at nakatuon sa Philippine National Police. Dahil according to 1987, no, Constitution, particularly yung ating Section 16. Article 16, Section 6. Sabi doon sinasaad that there should only be one police force, which is national in scope and civilian in character. Yan ay tinugunan na ng ating Kongreso nung kanilang inakda yung Republic Act 6975 na kung saan ay binuo at itinatag ang nag-iisang Philippine National Police. At sila lang dapat ang nag-i-enforce niyan. Sila lang, sir. Okay. Now, dumating ang amendments ng 6425, yung old narcotics law,
Now, nagkaroon tayo ng Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Yung ating Republic Act 9165. Makikita mo ngayon yung supposed inconsistency doon sa Section 87 ng nasabing batas, yung bagong batas na yan. Now, kailangan siguro suriin ito. Kailangan natin suriin ito. Kasi pag hindi natin ito sinuri, lahat ng mga ahensya, magbabangga-bangga na yan. Ayun. Lalo na ang NBI. Mm-hmm. Tapos, dadating sa punto na iisang asset lang ang kanilang ginagamit. Talagang mm-hmm. mag-aaway yan. Dapat, isa lang ang nag-i-enforce nito. Ang Philippine National Police. Bakit kasi yun lang ano? Nagsabihin na talagang noong unang panahon, talagang na-aprubahan ito nang wala man lang kumu-question. Kasi sabi niyo nga, sir, talagang napabayaan, hindi nakita eh, at kulang ng pagkaklaro. Sino kaya ang nagkulang dito? Well, siyempre, normally, talagang titingnan natin, sino ba author ng batas? Di ba yung ating legislatura? Yes, sir. Sino ang numero ung nag-sponsor niyan? Dapat yun, binusisi niya mabuti. Dapat yun, talagang tiningnan niya mabuti kung magkakaroon ng future infirmity yes. sa implementation ng nasabing batas. Pero hindi, bagay ba sa akin batas yung binabanggit mo eh? Alam naman dito, may binabanggit silang ano, di ba? Kaya yun, sunog, di ba? Wag ka may plano yung PDEA at nakipag-coordinate sila dun sa, sorry ha, kasi doon lang, base lang sa experience natin to. Misa, pag nakamero operation ng PDEA, nakipag-coordinate sa PNP, may sunog. Kaya nga nagkaroon ng misencounter dyan sa may Commonwealth kasi nga, walang coordination ang PDEA sa PNP at mali sila nakuha ng information naman ng PNP doon sa PDEA. Bagay ba rito yun sa atin? Yung ganun, baka magkaroon ng lang ng... Ay, yun nga, nangyayari. Nagkakaroon ng slight excuse at sasabihin na lang na hindi nagkaamu yan eh. Bakit? Aso ba ano ba amoy ng mga pulis? Ayun, so parang mahirap eh, no? Kasi parang hindi natin na maiwasan, hindi natin nila lahat. Siyempre may mga kanya-kanya mga pinoproteksyonan yan, di ba? Yun ang nagiging problema pag yun ang nangyaring gano'n. Kung PNP ang ano, baka sabihin ng PDEA, meron silang naamoy na drugs na malaking sindikato. Sabi naman ng PNP, hindi naman parang wala naman. Actually, kung titingnan natin yung Republic Act 9165 at saka yung present setup ng ating pamahalaan ngayon, marami tayong pakinabang dyan sa Republic Act 9165. No? Hindi lang yung regulation ng precursor. No? Meron na rin tayo dapat sigurong gawing pag-aaral doon sa mga pinagbabawal nating gamot na posibleng makagamot sa mga cancer patient, sa mga epileptic patient, yung may mga diabetes, mas mura pa. Okay? Since yung trust ng ating Pangulo, no, in fact, nung makipagpulong siya doon sa ambassador ng India, kinanyang-kanyang kinausap ang ambassador ng India na baka pwedeng yung technology nyo dyan sa India, dalin nyo rito sa Pilipinas para na sa gayon, hindi na kami pupunta dyan. Kami nang gagawa na sarili namin gamot. Naku sir, magandang pagkakataon po yun kasi matagal na talagang hinihiling po ng ating pamahalaan yan. At mukhang ang naalala ko lang kasi ang Department of Science and Technology, meron po mga ganyang effort din. Ano? Kaya kumbaga, eto rin pagkakataon siguro para talagang mahikayat ng India magdala ng gamot nila rito, dito ipagawa. O, kasi ang problema natin, no, lahat, no, everybody here, even in this, inside this room, pag sinabing drugs, masama. Bakit? Wala bang nagkakasakit dito? So, mangangailangan tayo ng medisina. Mangangailangan tayo ng drugs na kailangan ay merong reseta ng ating mga doktor. Huwag lang natin itong aabusuin. Yun ang masama sa katawan at kalusugan ng bawat mamamayan. Ayun, eh... Sana matuldukan kasi unang-una, eh, nagbabalik na naman itong mga droga-droga na to. Kita mo yung... Itong dalawang nahuli, nakitang nahuli, malaki yun ha. Bulto yun. Colonel Bonifacio, parang talagang yung mga negosyante, nagbalik na. Yun ang problema natin. Yung ba ang magiging magandang pagtingin doon? Yung pagtingin, kasi parang bumalik na o talagang part pa rin sila ng operasyon? Ano bang mata? Normal yan eh. Magkakaroon talaga ng resurgence eh. No? Lalong-lalo na yung binanggit ng Pangulong Duterte na pinakamalaking drug lord na nawawala ngayon. Okay? Yan. Uulitin ko. Si Ginoong Peter Lim. No? Bantayan nyo. Babalik yan. Siguro dapat pagtuunan ng pansin yan. Tsaka yung mga ano, yung mga nagsasabi na si Senator Laila De Lima o former Senator Laila De Lima na may connection dun sa transaksyon ng mga doon. Nagbabalik taran eh. Ano ba? Ang hirap kasi
Parang pag may bagong administration, biglang malilink yung mga tao sa droga. Tapos pagpatapos na yung termino ng Pangulo, nagbabaliktaran na. Well, meron kasi tayong parang ano, walang, no? Walang consistency yung ano, di ba? Magkakaroon tayo ng ganun talagang sitwasyon. Siyempre, yung iba, sasabihin nila, natatakot sila. But, yung recantation o yung withdrawal of testimony ng isang tao na under ng witness protection program, that will not in effect affect yung entire ano proceedings ng kanyang criminal ano action, no? Hintayin natin kung ano yung magiging desisyon dito ng husgado, no? Kagaya nga ng sinabi ko, under siya ng witness protection program yung ginamit doon. Since binago niya ngayon yung kanyang testimony, ilalagay siya ngayon as hostile witness, no? Mag-iiba ang takbo. So may mga pananaw diyan yung ating mga abogado, no? Kaya wag natin munang pangunahan 'yan. Yan. Abangan natin mga kaibigan ang susunod na kamalata particular sa kasong iligal na droga. Yung kay, yung storya naman nila TNBS, ang pangulo kasi paano ganyan eh, parang hindi naman niya malalaman yung totoong problema kung walang pag-uusap, di ba? Kung magkakaroon kayo ng dialogo ng pag-uusap sa pangulong bagong pangulo na si Ferdinand Bongbong Marcos, no. Ano yung mga gusto niyong bigyan ng DN? Kasi kung transportation, ang dami na. May jeepney, merong mga UB Express, meron pa tayong Grab, may TNBS pa, yung mga maliliit na sasakyan, di ba? So sa tingin mo, anong dapat nang bigyan ng talagang, kumbaga, nung panahon kasi ni Marcos, pag sinabing yellow cab, taxi yan. Yan lang ang totoong tumatakbo, no? Meron ka bang panukala na talagang para kilalanin na lang na hindi na to nadidissolve o pinapalitan? Konkretong programa na dapat natindigan ng isang pangulo na masasabi natin na lehitimong transportasyon talaga tatatakbo sa kalsada. Ang inilalaban namin at inilalabi namin nung ilang taon na, ilang kongreso na rin ang nakalipas. Dalawang kongres na yata ang nakalipas yung TNBS law na sana magkaroon na ng prangkisa. Oo, wala pa. Oo, pero sana, sayang, kung nanalo yung party list ni Kernel, baka sakali na ilabi. meron nang mag-auto pero nito. Pero ang dami yung mga transportation sector na nakapaloob sa Kongreso. Yes. Hindi nyo ba pakinabangan yung mga yan? May one nyo, utak pa ata kanya kung ano, may dumper pa kayo. May pasada pa, may pasahero pa. Alam nyo, transport sector, sino dyan eh? Nakakalungkot. Nabanggit niyo yan ang meron tayong transport sector sa loob ng Kongreso. Dalawa, tatlo ata nakaupo dyan. Alam niyo, hindi naman po mga... Yung dumper, kilala natin dati yung dumper. Hindi naman totoong... Iba na nakaupo. Ito ha, pag-usapan na lang natin yung dumper. Yan, no. Ito taxi to eh. Kilala natin yung unang nakaupo. Si Kapermin. Si Permin. Tapos iba na mayaman na yung ano. Na hindi ko malang nakita dati sa mga pag-uusap ng mga transport. Hindi naman driver tong representante ng dumper party list nang galing sa Davao yan. May Louis Vuitton. Oo. At saka, imagine ha, nung itong ginawa nito, panahon ng pandemya, lugmok na lugmok, walang biyahe ang mga drivers. Anong ginawa nito? Nagpakasal sa balisin. Nagpagawa ng gown. Tama lang naman. May pera naman siya. Pero, sabi nga, hindi po maganda. Anong pakialam nyo? Pero hindi po maganda ang party list system natin. Pag ang sektor mo ay naglukmok, ikaw di ka dapat nagsasaya. Mm-hmm. Dapat sensitive ka sa ganun. Di ba? Ngayon po, ang nangyayari, kapag may pera ka, pagkatapos mong maging konsehal sa iyong distrito, pagkatapos mong maging congressman, party list ka naman. So nagiging parang takbuhan ng mga patapos na itong party list. Sana ito maayos ito. Totoong mga sector, marginalized sector, ang talagang maging representante nito. So yung binabanggit mo, hindi totoong sector ninyo, hindi totoong boses yun. Hindi po totoo yan. Pero pagka ganyan ang usapan, nababalik na naman dun sa pinahayag ni Pangulong Duterte na buwagin na yung partyless system diyan sa Kongreso para mabigyan daan yung mabilis na pagpapalit ng sistema ng gobyerno. Palagi mo ba kailangan ito? Well, kung titingnan natin yung partyless system natin, maganda yung concept, no? Pero kung titingnan natin kung paano ito binubuo, dapat yun ang ating pag-aralan, no? Kasi nagiging ano ito nagiging sanhi ng laganap at pagdami, parang private army ito ng mga nakaupong mga politiko na kung saan, tama yung sinabi ni Kuya Danny, pupunta lang dun sa kabilang party list yan dahil magpapahinga siya, pauupuin yung asawa. So, nagiging sanhi ng
political dynasty, no? Kung titingnan natin, suriin natin yung mga nanalo ngayon, no? Marami diyan na talagang ang linya ay nandun sa mga politikong nakaupo ngayon. Iba nga diyan, mga senador pa. Yeah, tama po. Okay, mga alaga nila. At kung titingnan mo yung concept, agimat ba yan? Agimat. Ay pinuno. Kung titingnan natin, no, yung kanilang advokasya, dapat nagpapaunlad talaga ng ating bansa. Hindi yung tutulungan mo o bibigyan mo ng ayuda yung tao pero hindi mo na siya tutulungang mangisda, no? Gagawin mo siyang tamad, no? Dapat siguro lalong-lalo na yung porpoise, no? Panawagan ko 'yan. Reviewin niyo yung revisahin nating mabuti yung ating regulasyon diyan sa ano, pulisya sa porpoise. Eh. Dahil kailangan nating magbanat ng buto para sa ating bansa. Huwag nating tulungan o huwag nating turuan yung ating mga kababayan na maging tamad. Ayun, Colonel, baka may mga darating. Palagay ko yung GCAS, no? Pwede na din natin gamitin yung platforma na yun. Ano? I-modify lang natin kung doon niya gagamitin yung platform ng GCAS. Lalagyan mo lang ng provision doon na para doon sa subsidiya na yun. Yun lang yun. Kasi kung ilalagay pa natin yan doon sa ano, sa coupon system, medyo matatagalan yun. Kailangan na ng ating mga drivers yung kanilang ayuda. Alright. Kaya lang, sa higpit ni Pangulong Duterte, hindi na sila makapag 24 hours dahil yung drugs nagiging vulnerable sila pagtuloy-tuloy yung ano eh. Doon mo makikita yung kahalagahan ng ating kampanya pagdating sa droga. Kasi, ito, example na lang ito, sa Guardia, no? Meron kasing regulasyon sa Guardia na kung saan hanggang 12 oras ka lang effective mag-Guardia. Pero kung ikaw ay lalampas pa doon, paano na lang yung iyong pahinga? Paano yung iyong kalusugan? Kaya yung iba, humahantong sa paggamit ng illegal na droga. Para at least masustain yung kanilang pangangailangan. Tama po. Kung magkay iba patim-tim lang una, later on, wala na, lulong na. Sunod-sunod na. Abin, you still have questions. Tinaas ng PhilHealth kaysa dun sa idinagdag na sweldo ng mga manggagawa. Colonel? Well, meron ng kasagutan dyan yung ating incoming finance secretary. Hindi niya yun sinususugan. Actually, may mga iba pang alternatibo pwedeng makita rito. Particular na yung ating syntax. Na kung saan, ito yung mga sigarilyo, mga alak, na kung saan ay makikita mo na nakatuon doon sa ating pangkalusugan. So, dapat lang siguro na doon muna sila tumuon. Kasi kung hahanap na naman tayo ng alternatibo, punot doon ang sa dulo niyan, makikita mo tayo rin ang mapipinsala. Ayun. Tama po. At sinasabi rin ng papasok na finance secretary, yes, mukhang talaga marami pang mga pamamaraan para mapataas ang kita ng ating pamahalaan. Alright. May katanungan pa tayo mula kay Henry Nicolas. Ang PBAID ay isang non-government organization. So that will not prevent us from moving on, no? May mga ginagawa na kami ngayong pagkilos na kung saan ay ito ay aming re-organize. At syempre yung aming programa doon sa 5 pillars of action ay magpapatuloy. Kami ay makikipag-ugnayan sa mga ahensya na kung saan ay involved dito sa National Anti-Drug Campaign Program. Particular na rin dito yung mga involved sa social development program, yung mga tumatangkilik ng livelihood, kooperatiba, at yung ating mga youth leadership program, no, yung sports development and all anti-poverty program. Hindi naman kami kumokontra dun sa porpoise, no, kasi parte yan nung binabanggit ko yung anti-poverty program. Pero dapat siguro suriin natin kasi yung magiging epekto natin, yung iba diyan tatanggap na lang. Pagtanggap nila ng porpoise, bibili ng cellphone. Yung iba, binibili pa ng droga. So, tingnan natin mabuti kung paano at kanino natin ibibigay ang pribileyo na yan, yung ayuda na yan. Kasi, nagiging sanhi ng katamaran ng karamihan sa ating mga kababayan. Mukhang ano rin eh, plano rin ni, ano, ni incoming DSWD Secretary, taasan pa po yung for peace, di ba? 1-5, pero... Sangayon ako doon. Apo, eh. Pero kailangan aralin. Aralin. Mm-hmm. Sir, follow-up sa Officer Training Corps or the ROTC. Malaki bang gagampanan ito para at least
Well, tama yung tinatanong mo, Henry, no? Maraming salamat at yung inungkat uli yan. Isa ako sa aktibong nagsusulong ng mandatory ROTC program dahil ako ay isa sa mga national advisor ng Philippine Confederation of ROTC Alumni Incorporated. At ako ay madalas pumupunta sa Committee on Basic Education ni Honorable Senator Sherwin Gatchalian. Pero hindi ito maisulong-sulong dahil hinaharang ng mga makakaliwang grupo, lalo-lalo na yung kabataan party list. Naku. I think by this time, siguro magpapatuloy na ito. At malaki ang pag-asa natin sa ating darating na incoming Secretary of Education, si Vice President Sara Duterte. Dahil kung makikita natin yung kanyang profile, sang-ayon siya sa pagsusulong at pagbabalik ng mandatory ROTC program. Kailangan lang naman ito na ilagay natin sa priority bill. Mukhang hindi na bigyan ng atensyon nitong palabas na administrasyon. Okay. Well, I think yan discretion ng ating Pangulo. No? Pero kung sakasakali, inalok na niya ang ating Pangulong Duterte. Pero parang ang kasagutan dyan ay gusto niyang umuwi na ng Davao at harapin yung kanyang mga apo. Pero kung sakasakali mang pag-uusapan natin yung drug czar, dahil kung titignan natin yan, siguro nasa tatlong mahalagang ahensya yung ating pipiliin dito. Unang-una yung Department of Interior and Local Government. Kasi involved siya sa community. Pangalawa, yung DepEd. Involved din yan sa drug demand reduction. Ikatlo, yung Department of Labor and Employment. Ilan yung mga manggagawa natin na naaapektuhan nito? Mamimili tayo sa tatlo na yon. Siyempre, kasama sa cluster, ang Department of Justice. Yan ang nakikita ko. Yung Dangerous Drugs Board, kasama din yan. Kasi meron ng talagang mandato pagdating sa implementation ng National Anti-Drug Campaign Program, yung Republic Act 9165. At yan ay ini-implement mismo ng Philippine Drug Enforcement Agency sang-ayon sa kanilang mandato under Section 87 ng Republic Act 9165. At siyempre, ang ating Philippine National Police nagbibigay din ng ayuda ang National Bureau of Investigation. Yung bang ROTC, sir, pwede ba itong i-revise ng konti yan na ituro sa mga estudyante na ang paggamit ng droga, ito, ano ang nagiging epekto? Na, kasi andyan na yan eh. Ang kabataan, pag tinrain mo yan, about in-enlighten mo sila about epekto ng drugs, hindi nila gagawin yan eh. Parang sex education, di ba? Sa school, tinuturo yan. Paano nabubuntis ang babae, ang bata, ang babae, di ba? Para maiwasan mabuntis, ito yung mga ginagamit. Dapat sa ROTC, dapat tinuturo din yan, di ba? Okay. Pero siya, bago masagutin yan, tinatawag ko na si Ma'am Cathy, dito na po tayo. Yan. Ako, ito yung iso, bantay bigas. Mga balansi yan. Dito po kayo, Ma'am. Sige, sir, pakisagot nga po. Well, maraming salamat, Kuya Danny, sa iyong katanungan tungkol sa ROTC program. Dapat lang talaga siguro aralin din natin yung mga modules na papaloob dito sa mandatory revival ng ROTC program. Kasi nung araw, no, ako ay produkto ng ROTC, nakikita ninyo mga tinuturo dito yung mga military stakes, subjects and modules, yes, yung pagkakalas ng barrel, tinuturo yung mga different parts of firearms, pamarcha-marcha ka dyan, nagkakaroon tayo ng mga summer camp and bivouacs. Pero this time, dapat nating alalahanin ng ating bansa is a calamity-prone area. Siguro marapat lamang na dagdagan natin ang module ito pagdating sa punto ng national disasters. Meron tayo dapat module on search and rescue. Mm-hmm. Okay, kasama na dyan yung relief operation. Dapat doon natin magagamit yung ating mga ROTC cadets, no? Nung araw, ginagamit lang natin ang mga kadete kada merong eleksyon. Tama. No? Binumobilize natin yan. Pag may mga alay-lakad. Yes, pag may mga alay-lakad, pinakakakitaan pa. Yan, dapat siguro baguhin na natin yan, no? Actually, yan ay ating inintroduce na sa Basic Education Committee ni Senator Sherwin Gatchalian. Pero nagtataka lang kami bakit hindi pa ito nai-implement into full swing up to now. No? Kaya nga sabi ko, dapat siguro balikan, no? Yes. At bigyan diin. Hindi yung lagi na lang tayong pinapangakuan pagdating sa ano, sa nung midterm election na ibabalik namin yung ROTC, pati yung pagbabalik ng death penalty. Wala.
mauuwi sa wala. Yeah. Oh, ang susunod ito, nakasama? Magiging ano rin to, kasama ng gabinete ng Pangulo. So, tama. After a year, one year, ano? Eh, ngayon pa lang, tumutulong na itong mamang to. Eh, hindi naman tumitigil ang pagtulong ng PVD. Di ba? Ang People's Volunteers against illegal drugs. Malay mo, ito na maging boses ng dalawang tong para marinig ng Pangulong Marcos yung mga kahilingan. Eh, importante na meron talaga tayong totoong boses na nakikinig sa atin. Pagka wala nakikinig sa'yo, sarado, negosyo lang ang nasa isip, wala mangyayari. Katulad ng binabanggit ni Kuya Jun at ng binabanggit ni Ma'am Cathy. Ano? Colonel Bonifacio, go ahead po. Maraming salamat, Kuya Danny, Kaonin, at sa ating Euro TV team. No? Magprograma ka na sa Euro TV kasi, para dire-diretso tayo. Lahat ng mga pinag-usapan natin ngayong araw na ito ay talagang napakainit. Dahil kung susumahin natin, ito ay parte ng mga priority economic agenda ng ating susunod na Pangulo. Lalong-lalo na in terms of food security. Lalong-lalo na in terms of power and energy. Doon napupunta yung suliranin natin. Kaya kung titingnan natin, hindi yan kakayanin ng 6 na taon. At ito ay mamanahin pa ng ating Vice Presidente Sara Duterte. Pero ganun pa man, nagsusumikap po ang ating susunod na Pangulo at bigyan po natin siya ng pagkakataon. Ito nga kanyang first 100 days na kung saan ay makikita natin kung paano mag-geared up yung kanyang mga plano. At nakikita naman natin yung kanyang mga inilulukluk o yung ilulukluk ng kanyang mga magiging gabinete ay talagang mga merong magagandang track record at mahuhusay sa larangan ng pagbibigay ng magandang payo upang mapaunlad ang ating bansa. Kaya nga sabi ko, yung kinakailangan dito, lahat nakikita natin yung mga suliranin, kailangan din nating palangkasin yung pagbibigay ng solusyon doon sa ating long time o yung long term problem natin. Kailangan natin ng long term solution dito. In the same manner, kailangan din siyempre maraming apurado sa atin, kailangan din ng short term solution. Pero dito, wag naman nating mamasamain, no? Meron tayong long term solution, meron tayong short term solution. Meron po ang dulo noon ay transition. Papunta po tayo doon sa long-term solution. Kanina, pinag-uusapan natin yung problema ng ating pag-aangkat ng bigas. Pero hindi natin nasa sa isip, no? Yung problemang yan ay sa atin ang galing yung technology ginagamit ng ating mga kapitbahay. At tayo ngayon ang nahihirapan. Siguro, babalikan yon ng ating susunod na Pangulo. Lalong-lalo na, no? Humingi siya ng magandang advice, no? Nung binisita siya ng ambassador ng Korea, si Ambassador Rachel, no? Kanyang binigyan diin yung kahalagaan ng ating Bataan Nuclear Power Plant na tayo bayad na rito, eh, no? Kinakailangan lang na ito ay gamitin at meron po tayong pagkakataon na magagamit natin ito. At ito po, almost 40% ng sweldo ng mamamayang Pilipino ay napupunta po sa kuryente. Kaya bigyan po natin siya ng pagkakataon. Maraming salamat po. Ayun.